Okay, live pa rin po tayo dito sa may Quezon City Circle ngayong araw po. Ang unang araw ng 71st Annual Orchid and Garden Show. Makakapanayan po natin si Ginoong Andres Golamco Jr. o Sir Jun, Board of Director ng Philippine Orchid Society. Sir Jun, good morning. Ano po ba ang tema ng ating event ngayong araw na ito? Ito ay tungkol sa mga magagandang orchids natin dito sa Pilipinas na sino-showcase namin para makita ng mga kababayan natin. Okay, bago po tayo pumunta doon sa may usapin sa may event na ito ngayong araw na magaganap, pag-usapan po natin, kasi may misconception po na kapag ikaw ay hindi mahilig sa gardening, hindi mo daw kayang magpaganda ng ganito kagagandang o magpatubo ng ganito kagagandang orchids, yung tinatawag lamang daw na may mga green thumb ang kayang gumawa nito. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Kasi aking thumb mismo, brown. Ang pinaka-importante dito, dapat magkaroon tayo ng understanding kung paano buhayin ang mga halaman. Mm-hmm. Very important na matuto tayo mag-alaga ng ating halaman kasi marami tayong magagandang species natin dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Alam niyo po, may minsan nakakakita tayo ng mga magagandang bahay na mayroong magagandang garden. Mahal po ba talaga yung magpa-set up ng garden na ganun o kaya rin ng isang karaniwang tao? Hindi po mahal. Depende lang sa klaseng mga iba-ibang klaseng halaman. Mm-hmm. Ang pinaka-importante dito, marami tayong dapat matutunan kung paano alagaan ng halaman. Pag the moment malaman natin pag-alaga ng halaman, hindi mahirap. Madali lang mag-landscape at very easy to create your own nice landscapes. Okay, pag-usapan po natin ngayon itong Orchid and Garden Show. Ang balita namin, magkakaroon din ng competition dito. Pagandahan ba ng mga orchids po ba ito? Totoo yan. Today, meron tayong judging. Malalaman natin ang magiging winner sa pinakamagandang orchids dito sa show. Mm-hmm. Meron tayong mga magagandang species dito, lalong-lalo na sa mga Philippine species natin. Maraming interesting at dapat makita ng ating mga collectors at mga interested sa orchids. Mm-hmm. Okay, ngayon pong araw na ito, bukod po sa mga pupunta dito, no, may yung bukas po ba magpapatuloy pa to? Yes, bukas ang public opening. Dapat pumunta lahat. Libre po ito, ha? Merong entrance lang sa show. Mm-hmm. Yes, this is a small fee. Mm-hmm. And you will see a lot of nice orchids dito sa show. Mm-hmm. At pinaka-importante dito, at marami kayong matutunan din, meron kaming free lectures dito. Free lectures? Yes. Okay, bilang panghuli, banggitin po natin, kamakailan nanalo ang isang orchid mula sa Pilipinas sa isang patimpalak sa Japan, tama po ba? Yes, sa Okinawa. Mm-hmm. In fact, itong orchid na ito, hindi natin masyado pinapansin. Medyo common siya sa atin, pero dun sa ibang bansa, napaka gustong-gusto nila dito sa species na ito. Siguro this is the important time na dapat bigyan natin ng pansin itong species na ito. Ang tawag dito sa species ay Vanda lamellata. Medyo common lang siya, pero dapat bigyan natin ng pansin. Okay, maraming salamat Sir Andres Golamco Jr., Board of Director ng Philippine Orchid Society. Yung mga may oras po ngayong umaga, magsadya na po kayo dito sa May Quezon City Circle. Panoorin po natin itong 71st Annual Orchid and Garden Show. Napakaganda po ng mga orchids na ipinipresent dito ngayon.